Jessica, kung ipipilit nga daw ng pamahalaan na umuwi muna si NDF Founding Chairman Jose Maria Sison bago mapirmahan ang isang peace agreement, e posibleng ito pa raw maging dahilan para tuluyan na makansela ang usapang pangkapayapaan. Alam naman daw kasi ng Pangulo na hindi papayag dito ang NDF. Malinaw daw ang kondisyon ni Pangulong Duterte para magpatuloy ang peace talk sa mga komunista. Dito sa Pilipinas gagawin ang usapang pangkapayapaan, hindi sa ibang bansa at walang kasamang dayuhan. Dapat daw umuwi ang founding chairman ng Communist Party of the Philippines na si Jose Maria Sison sa bansa na noong dekada 80 pa nasa Netherlands para sa isang political asylum. He does not understand why we should continue talking in Norway. Pare-pareho naman tayong Pilipino, pwede pag-usapan dito na yan sa Pilipinas. Bakit kinakailangan lumayo pa? Gastos pa yan, no? Damdaming papadala pa doon sa Norway. Gamitin na lang natin yung perang yon para sustentuhan yung mga lumalabang NPA habang nagkakaroon tayo ng ongoing peace talks. Pero sa ilalim ng 1995 Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at NDFP, dapat sa isang neutral venue gagawin ng peace talks na mapagkakasunduan ng dalawang panel. Ganito rin ang nakasaad sa joint statement ng NDFP at GRP panel na nilagda noong 2004. Sa June 28 na dapat magpapatuloy ang peace talks, handa na raw sana ang lahat, pati ang mga lalagdang kasunduan. Pero desisyon daw ng Pangulo na kanselayin muna ito dahil gusto niyang kumonsulto muna sa iba't ibang grupo. Sabi ni Joma Sison, hindi siya babalik sa Pilipinas tulad ng gusto ni Duterte. Hindi rin siya papayag kahit ano pang mangyari na dito gawin ang peace talks. Kung basta-basta akong uuwi ng wala sa tamang panahon, madali akong target ng peace spoilers at saboteurs para patayin nila ng permanente o sa ilan pang dekada ang peace negotiations. Paulit-ulit pong ginagarantiyahan ng ating Pangulo yung seguridad ni Joma Sison kung siya pa'y uuwi, at paulit-ulit yung sinasabi, sagot pa niya ang lahat ng gastos nila habang sila'y naririto sa Pilipinas. At sinabi na rin niya na kung sa sakali na wala mangyari sa usaping ito, eh siya mismo mag-escort kay Joma Sison papunta sa airport para siya'y makaalis muli ng bansa. Pero kung wala nga mangyayari, ang sabi niya, huwag na siyang babalik. Ang sabi ni Sison, pinakikinggan daw ni Duterte ang payo ng militar na huwag munang pumayag sa isang stand down o ceasefire dahil may mga tinatarget daw mga sundalo ng mga rebelding komunista. Itinanggi ito ni Defense Secretary Delfin Lorenzana. Desisyon daw ng Pangulo na huwag munang ituloy ang usapan sa loob ng 3 buwan para mapag-aralan ng mga kasunduang halos na pagkasunduan na ng 2 panig. Sa ilalim ng stand down agreement na inilabas ng NDF panel na nilagdaan na ni Fidel Agcawili, panel chair ng NDFP, at ni Secretary Silvestre Bello III ng government panel, isang linggo bago sana ang June 28 peace talks, dapat walang operasyon ng NPA at ang militar laban sa isa't isa. Ayon naman kay Bello, tama rin yung position ng presidente dahil assuming na magkakaroon ng initialing ng IPA, that will eventually graduate into a final peace agreement. Kung basahin mo nga, final peace agreement na yun eh. We don't want na mangyari yung ano, meron tayong final peace agreement, i-reject ng taong bayan, i-reject ng Congress, i-reject ng Supreme Court. Gayunpaman, Jessica, dagdag naman itong si Secretary Bello ay magiging masalimuot kapag katuluyan nang tatanggalin naman yung isang third-party facilitator, in this case yung Norway, dahil hindi lang daw ito simpleng pagpayag ni Professor Joma Sison at ng gobyerno na umuwi na sa Pilipinas itong si Sison, dahil kailangan pang kausapin dito ang Norway at ang Dutch government kung saan nakatira ngayon itong si Joma Sison, Jessica. Pero mukhang ito ang magiging deal breaker, no, Rafi? Itong kung uuwi ba dito si Joma Sison o pupunta doon yung kung sino man ang makikipag-negotiate sa kanya, no? Mukhang dito pa lang, no? Hindi na magkasundo si Pangulong Duterte at si Joma Sison. Eh, paano pa kaya pag-uusapan yung iba pang mga detalye? Yun na nga, Jessica, ang sinasabi nga ng NDF ay alam daw ng Pangulo na hindi papayag ang NDF dito sa kagustuhan ng Pangulo na umuwi muna si Sison bago mapirma ng isang peace agreement, kahit na ito yung isang interim peace agreement lamang, dahil hindi raw ito napag-usapan sa mga ginawang negosasyon. In fact, ay alam daw ng NDF na pumayag ang si Pangulong Duterte na ituloy na itong peace talks doon sa isang third neutral venue na isang pangatlong bansa.
Alam daw ito ng Pangulo kaya't nagulat nga daw sila na bakit ngayon ay pinipilit niya na dito sa Pilipinas gawin ang usapang pangkapayapaan. Gayong may experience na raw kasi Jessica, ang NDF na sila'y na-surveillance, sila'y sinusundan ng mga ahente ng gobyerno nang isagawa ang peace talks dito noong panahon ni dating Pangulong Cory Aquino. So ayaw na rin nila itong mangyari at posibleng mangyari yan kapag dito ginawa yung usapang pangkapayapaan dahil hindi nga neutral venue ang Pilipinas, Jessica. Mm. Kumbaga sa tawaran no, ng isang nagbebenta at isang bumibili, ito yung tawad ng ayaw magbenta. Yung talagang nagbigay ng presyo, kumbaga, na mukhang imposibleng mararating o yun yung doon sila magkaka-agrihan, no? Parang imposibleng mangyari. Kung dito pa lang, parang medyo mabigat na yung balakid. Ay, yun na nga Jessica, on the surface, ganun na nga ang posibleng mangyari, lalo na kapag maririnig natin ang mga pahayag ni Pangulong Duterte. Pero pagkausap mo naman Jessica, itong government peace panel, lalo na itong chairman ng GRP na si Secretary Bello, hopeful pa rin siya na matutuloy itong usapang pangkapayapaan at sinasabi nga posibleng sa susunod na buwan ay matuloy pa rin ito kapag natapos na yung mga konsultasyon na isasagawa sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa iba't ibang sektor sa gobyerno. Kapag natuloy na raw ito at natapos na, posibleng matuloy pa rin talaga yung usapang pangkapayapaan. At patungkol naman Jessica doon sa denial nga ng ni Defense Secretary Lorenzana na in-encourage nila ang Pangulo na ituloy muna yung opensiba at huwag munang proceed yung usapang pangkapayapaan. Meron tayong nakitang dokumento Jessica na sumulat pala itong si Secretary Lorenzana sa GRP panel na nagsasabing agree sila doon sa stand down agreement. So pumapayag sila doon sa stand down agreement pero nakalagay din doon sa dokumentong ating nabasa at nakita na ipagpapatuloy pa rin nila yung kanilang law enforcement activity in relation to mga lawless elements. Hindi binabanggit yung NPA dito, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.